ولا خمسة طولة. Kailangan mo kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos magpaman ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Isang pa. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang pantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yun nga ba ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Jesus na wala siyang katulad? Sino man, wala tayong maipapantay sa kadakilaan, kabutihan ng Panginoon. Magandang magandang gabi sa bawat isa. Nagpapasalamat kami sa Panginoon. Umabot kami ng alas 8 dito sa bahay kahit nagkukumahupo kami dahil may mga pagkakataon po talaga na hindi maaasahan na may biglaang bisita na kailangan po namin asikasuhin. Kaya nagkukumahog at nagmamadali kami at munti kami hindi umabot. Photo finish. Hello! Shout out tayo dyan kay Lakanet at Kaboy Panganibat, kay Lakabet at Kabolong, kay La Estela, kay MJ, kay Janice, kay Retret and Rotrot, at kay Derek, kay MJ Buenafe, at kay Agot. Hello! Hope to see you on Sunday sa ating celebration. Yes! Hello din kay Darwin at kay Mylene. Sila mga early bird natin. Kay Edna sa Carica Castillo. Hello po, na-miss ka na po namin. Si Kim, si Faith, at saka si Jeff, si Sister Nerissa, si Jen Tiglaw, si Nanay Lolita. Hello po. Si Emma de la Cruz. Emma, sana magkita kita tayo. Congratulations! Congratulations sa Latin Online Miss.
Wow! Summa cum laude. Magna. Ah, magna cum laude. Magna cum laude. Wow, CJ, congratulations. Yun. At kay la Kuya Ray Gonzalez, at sa lahat po ng kasama natin ngayon, nawa, anong araw ngayon? Thursday. Friday na. Nawawala na po ako. Napakabilis ng panahon. Today is Friday. Tama. At bukas po, may BTS pa rin ng 10 o'clock in the morning. 10 o'clock in the morning ang ating BTS na kung saan yung mga bata po. Sana kung may anak po kayo, we are encouraging po kung nasan man kayo, pwede nyo pong i-enroll or mag-join kayo. Makukuhanin nyo yung link sa ating group chat o kaya sa ating page. Maganda po yung mga pinaghihirapan po, hindi lang basta-basta ito binobroadcast, kundi pinaghihirapan po ito ng SOCMED natin. Meron pong recording silang ginagawa, may editing and everything para po matuto ang ating mga bata. Yon, at patuloy po namin ini-encourage sa bawat isa na 9 a.m. in the morning sa Sunday po ang ating Sunday celebration. Bakit pa celebration? Because we are celebrating to sa faithfulness, goodness ng Panginoon. Kaya po, ang Sunday is a rest day. Dahil tayo mamamahinga sa presensya ng Panginoon. Sana po tayong lahat ay makadalo ng maaga dahil marami pong hinanda ang ating mga young people, ang ating mga singles para sa ating Sunday celebration. Yon, lahat po ng mga graduates ay binabati namin, ang ating mga bagong engineers, ang ating mga bagong IT, ang ating mga senior high na magiging college na, si Pauline. Magiging kolege yun na. Wow, crazy. Pwede na maging CEO. Yon, kami ay nakikigalak sa mga kasiyahan at sa mga achievements ng ating mga kabataan. Hindi lang kami nakikigalak sa mga kabataan, kundi nakikigalak kami sa mga magulang. Nagrumadrig na sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Hindi po biro, pero we're so blessed na yung mga young people natin sa church. Hindi po sila nagbubulakbol. Totoo po silang nag-aaral. At pinagandaan lang, sweetheart, yung bang nag-aaral sila, sinasama nila ang Panginoon sa kanilang pag-aaral. I'm so blessed sa testimony ni Ace last Sunday na sinabi niya na kahit ba ang mga ka-classmate niya nagtatanong, bakit pati Sunday? Gigising ka pa ng maaga. Saturday pa lang, gigising ka na ng maaga para sa practice. Sunday, pupunta ka pa sa church. From Monday to Friday, nasa school ka na. Ang sabi niya, akala lang nila, nahihirapan ako, pero yung Sunday, Saturday and Sunday, yun yung time na nare-refresh daw siya. Wow. At sarap pakinggan sa isang young people na ganun ang pananaw niya ng ating pagsamba every Sunday. At nawa, ang mga papunta pa lang sa kolehiyo ay ma-inspire ng mga ganitong testimony wherein nag-umpisa po sila sa church as young people. Hindi young people pa. Children. Nasa children ministry pa po sila nung nag-umpisa. Ngayon po ay graduate na sila ng mga engineer. Parang ako yung isa sa magulang na nakikirejoice. Napakasarap po ng feelings na may napag-graduate ka. At sabi nga nung isa sa mga tatay nung nag-graduate, salamat po sa inyo, Pastor. Salamat sa mga taga-CHCC na kayo ang gumabay sa aking anak kaya siya ay nakapagtapos ng pag-aaral. So, ina-acknowledge niya yung naging contribution ng church sa buhay ng kanyang anak. So, ayan. Kuya Rolando, God bless you po. Congratulations po. At sa ating bagong pamilya dito sa Devo, gusto po namin ipabatid sa inyo that we are family na kung saan, kung ano man yung achievement ng bawat isa, makikirejoice kami. At kung dumating man ang bawat isa, meron man sa amin ng daraan ng trials, makikisama rin po kami, makikiramay, makikimourn.
dahil tayo po ay nasa isang pamilya. Dahil naniniwala po tayo na ang bawat pamilya ay isang eklesiya. Kaya pag-umpisa na po tayo, ang mga anak ay i-gather na, naasa na po natin yung volume ng ating mga TV, ng mga ating mga cellphone, na ang, para po makaabot sa kanila ang tinig ng salita ng Diyos. Ngayon, amen. Sige po, manalangin na tayo ng may pasasalamat sa ating Panginoon. Lord, maraming maraming salamat. Muli, nagsama-sama kami ngayong gabi. Muli, nakaranas kami ng kabutihan mo sa buong maghapon. At naranasan namin yung presensya mo na suma sa amin ka, Panginoon. Salamat sa mga ginawa mo, maganda man ang naranasan namin o hindi. Alam namin, O Diyos, na you allowed everything sa buhay namin dahil may purpose ka. Ngayong gabi, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isip. Iyalis mo ang anumang hadlang para mapakinggan ka namin. Ituon namin yung sarili namin sa salita mo ngayong gabi. At kami, Panginoon, ay hindi matatapos, hindi matutulog ngayong gabi na hindi mapudong ang aming puso't isipan ng salita mo at kagalakan. Dahil alam namin, O Diyos, Ikaw ay aming kasama, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Nako, excited na po ako ngayong gabi dahil alam ko nakasubaybay na ang bawat isa sa inyo. Gusto ko lang pong malaman, mga kapatid, kung ginawa po ninyo yung sinasabi ko sa inyo na tipunin ninyo ang inyong mga pamilya at sabay-sabay kayong manalangin as a family. Kung hindi nyo pa po na itatry, subukan po ninyo. Tawagin ninyo yung asawa nyo, yung inyong mga anak, tapos sama-sama kayong manalangin. Kumari, i-document nyo, isulat po ninyo, mga kapatid. Ano yung mga ipinanalangin ninyo sa family? At makikita po ninyo, mga kapatid, kung kayo po ay gagawa ng tinatawag na listahan o checklist. Kapag may tinugon na po ang Panginoon, i-check po ninyo. Meron akong kakilala, yan, si Sister Myla Tobera, no? Yung nagde-devotion po ng morning. Yan po ay meron ding tinatawag na journal o kaya listahan ng mga ipinapanalangin niya. At isa sa testimony niya, na be-bless siya, na-encourage siya kasi alam niya na ang Diyos ay tumutugon sa kanyang mga idinadalangin. Kaya, ganun din po ang aking hamon sa bawat isa. Tayo po, as a church, no? As a family, ay magsama-sama na dumulog sa Panginoon sa panalangin. At ang Diyos naman ay nangako na keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. And then ang pangako ng Panginoon, if we are going to ask Him, nandun yung kanyang response. Tutugon siya sa ating mga dalangin. Kaya nga po, patuloy ko po kayong ini-encourage. Sana po, lalo na yung mga pamilya sa Bunoy, pamilya sa Novaliches, pamilya dito sa Baguio, at sa yung iba't ibang lugar na kung saan, sa Pagsanghan, sa Laguna, sa Batangas, sa Nueva Vizcaya, sa London, sa Italy, sa Rome. Alam nyo, nabe-bless po kami sa inyong lahat dahil kayo po ay patuloy na nagiging pagpapala din sa amin. Now, sa gabing ito, mga kapatid, gusto ko pong linawin sa bawat isa na sabi ko nga sa inyo nung mga nakarang araw, hindi kinakailangang nagtapos ka muna sa Bible school o kaya nagtapos ka sa seminary para magkaroon ka ng ministry. Kahit ikaw ay isang ordinaryong mananampalataya na marunong manalangin sa Diyos, pwede kang gamitin ng ating Panginoon.
Alam niyo po, every time na tayo po ay nananalangin, kinakabahan na yung kalaban. In fact, ayaw na ayaw ng kalaban na tayo ay dumudulog sa trono ng Diyos sa panalangin. Isa yun sa mga bagay na kinakatakutan niya na ginagawa ng isang mananampalataya. In fact, gumagawa siya ng lahat ng paraan para wag nating gawin yon, wag tayong manalangin. Kasi every time na ang mga mananampalataya nananalangin sa Diyos, dinidinig ng Panginoon yung ating mga dasal. Sa gabing ito, mga kapatid, meron po tayong kwento na pag-aaralan na kung saan makikita natin na ang pagdating ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo dito sa sanlibutan ito, ay sinasakop niya o binabawi niya. Sa English po eh, the coming of Jesus is the coming of His kingdom here on earth. Yung pong pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan ito ay pagdating din ng kanyang paghahari sa sanlibutan ito. In fact, we are invading and regaining the enemy's territory, no? We are invading and regaining the enemy's territory. Kaya nga, yung kalaban, gagawa at gagawa siya ng paraan para wag nating ma-invade o ma-regain yung kanyang teritoryo. Okay? So, yung pong pag-aaralan natin sa umagang ito, lalong-lalo na ito yung pagpapasimula ng ministeryo ng ating Panginoon nung siya'y narito sa salibutan ito. Yun ang kanyang ginawa. In fact, he is invading the enemy's territory. Sige, buksan na po natin ang ating mga banal na kasulatan. At ito po ay matatagpuan sa Book of Mark, Chapter 1. No? Dito po sa Mark, Chapter 1, starting from verse 14, tutuloy po natin yung basa, no? So sabi dito sa Mark chapter 1, verse 14, sabi dito, later on, after John was arrested, ano na ginawa ni Jesus? Jesus went into Galilee, where he preached the God's good news. The time promised by God has come at last, he announced. Ito yung kanyang declaration. Sabi ng ating Panginoon, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. So, nung ang ating pong Panginoon Jesucristo ay nagsimula na sa kanyang tinatawag na earthly ministry, siya po ay pumunta sa Galilee. At doon sa Galilee, doon siya nangaral ng mabuting balita. In fact, sinabi niya, the time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Now, dito po natin makikita, mga kapatid. Ang tawag dito ay divine declaration or divine announcement. In-announce na po ng Panginoon na ang sabi niya, the time is fulfilled. Meron talagang itinakda na panahon ang ating Panginoon. Na kung saan, ano yung panahon na yon? Sabi dito, the kingdom of God is at hand. Sa Tagalog eh, dumating na yung paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga po, yung pagdating ni Jesucristo sa sanlibutan ito ay ang pagdating ng paghahari ng Diyos sa sanlibutan ito. So, nagsimula na po. The time is fulfilled. Nagsimula na yung paghahari ng ating Panginoong Diyos nung dumating si Jesucristo sa sanlibutan ito. Kaya nga, ang hamon niya, repent and believe in the gospel. Okay? Yun ang response natin. Sa pagdating ng paghahari ng Diyos, ang mga tao ay kinakailangan mag-repent
sa kanilang mga kasalanan at manampalataya sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po natin makikita, merong mga unang mga mananampalataya na tumugon sa Panginoon. Sa chapter 1, reading from verse 16 to 20, makikita po natin dito na merong mga unang mananampalataya na unang tumugon sa ating Panginoon. Sabi rito, one day, no, babasahin po natin mula verse 16, one day as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew throwing a net into the water, for they fish for a living. So si Peter po at saka si Andrew, sila po yung mga mangingisda. Sila po yung taga Capernaum, na kung saan katatapos lang nilang mangisda. At sabi ni Jesus sa verse 17, come, follow me, and I will show you how to fish for people. So dito natin makikita, day one pa lang, sinabi na ng ating Panginoon sa kanyang mga magiging alagad. Sabi niya, follow me, and I will make you become fishers of men. So, try to imagine, mga kapatid, na isa ka sa mga unang tinawag ng Panginoon. Isa ka sa mga unang nakarinig ng mabuting balita. Na ang sabi ng Panginoon sa iyo, sumunod ka sa akin. At gagawin kitang mamalakaya ng mga tao. So kung kayo po ay si Pedro at kung kayo ay si Andrew, yun ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Di ba parang ini-inspire kayo ni Lord na meron akong plano sa iyong buhay. Meron akong gagawin sa buhay mo kapag ikaw ay sumunod sa akin. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon, hanggang ngayon, patuloy siyang tumatawag ng mga lalaki at babae na maaring sumunod sa Kanya upang maglingkod sa Kanya. Kaya nga, naniniwala po ako mga kapatid na hindi po aksidente na tayo'y nakarinig ng panawagan ng Panginoon na tayo sumunod sa Kanya, sapagkat tayo rin ay maaaring gamitin ng ating Panginoon. At dito makikita natin, si Jesus, he is invading and regaining the enemy's territory. Sapagkat yung mga mananampalataya na unang tinawag niya, katulad nila Pedro, sila'y dating hindi follower ng ating Panginoon. Iba pa ang sinusundan ni Pedro, iba pa yung pananampalataya ni Pedro, iba pa yung pananampalataya ni Andrew. Pero sila ay tinawag ng ating Panginoon at sila'y sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi nito sa ating text, no? And they left and their nets at once and follow him. Nung narinig nila yung tawag ng Panginoon sa buhay nila, iniwan nila yung kanilang mga lambat at sila'y nagsimulang sumunod sa ating Panginoon. And then a little farther, the shore, Jesus saw Zebedee's son, James and John. So another brothers, magkapatid, si John at saka si James. Nagre-repair daw sila ng mga net. And he called them at once. Tinawag din sila ng ating Panginoon. At ang sabi nito, they also followed him, leaving their father Zebedee in the boat with the hired men. Now, ito po yung isang istorya na kung saan hindi nahirapan ng Panginoon na i-invade yung enemy's territory, kasi itong mga taong ito, they followed Jesus at once, or immediately they followed Jesus. Hindi nahirapan ng Panginoon na itong mga alagad na ito ay sumunod sa Kanya dahil ready na talaga yung puso nila John, nila James, nila Peter, at nila Andrew. Sila yung mga unang alagad ng ating Panginoon. And I believe with all my heart, mga kapatid, some of us ay talagang malapit na yung puso natin sa Panginoon. Ibig sabihin, bukas na yung puso natin na tayo'y
tumugon ka agad kung ano man yung sasabihin sa atin ng Panginoon. May mga kasamahan tayo rito na nakaready na talaga yung puso nila na sumunod sa Panginoon. Handa na talaga silang sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. So, dito makita natin parang si Jesus, hindi siya nahirapan doon sa kanyang mga unang alagad. No? Pero, makikita po natin sa susunod na kwento, may mga tao din naman, on the other hand, na talagang mahirap agawin o mahirap i-persuade na sumunod sa Panginoon. May mga tao talaga na tinatawag dito parang merong malakas ang puwersa ng kalaban sa kanilang mga buhay. So, let's go to the another story. Dito makita natin, may isang lalaki dito na pinagaling ang ating Panginoon. So, sabi sa verse 21, so si Jesus at saka yung kanyang mga companion, yung mga kasama niya, went to the town of Capernaum. Naalala mo, sweetheart, nakarating tayo dito, no? Dito sa town ng Capernaum, ito po yung hometown ni Simon Peter sa Capernaum. When Sabbath day came, he went into the synagogue and began to teach. So imagine niyo si Jesus pumunta sa isang synagogue at doon siya nagsimulang mangaral o magturo. Now, verse 22, the people were amazed at his teaching. So yung mga nakarinig ng aral ng ating Panginoon, namangha sila. Dahil merong kakaiba sa pagtuturo ng ating Panginoon. Ano yung pagkakaiba? Sabi dito sa verse 22, for he taught with real authority. So, ang pagtuturo ng Panginoon, parang kakaiba kumpara doon sa mga teachers of the religious law na kanilang narinig sa kanilang panahon. Di ba kuminsan, ganyan din tayo mga kapatid. May mga taong pag narinig natin yung kanilang pagtuturo, parang iba yung turo niya. No? Parang may authority. Kasi nga, pag yung katotohanan at pag yung salita ng Diyos ang itinuturo mo, may authority yon. Dahil yun ay salita ng Diyos. At dito makikita natin, napansin ng mga tao na kakaiba ang pagtuturo ng ating Panginoon. Actually, naulit po yon. Sabi sa verse 27, they were all amazed. No? Sabi sa verse 27, they were all amazed. Bakit sila na-amazed? They began to discuss what had happened. Sabi nila, what sort of new teaching is this? They asked excitedly. It has such authority. Bakit? Even evil spirits obey his orders. Okay? Nagulat yung mga tao, sabi sa verse 27, nagulat yung mga tao. Kasi nga, sabi sa verse 27, what is this? A new teaching? With authority? Diba? Sabi sa verse 22, binanggit na yung, they were amazed at his teaching, for he was teaching them as one having authority. Inulit-ulit sa verse 27, dahil kakaiba nga ang naging turo ng ating Panginoon nung panahon na yon. Bakit po? Kasi nga, even evil spirits obey his orders. Now, sa kwentong ito, mga kapatid, babalikan natin yung kwento na to. Dito po natin makikita, mga kapatid, sabi sa verse 23, no? Basahin po natin yung verse 23. Just then, there was a man in their synagogue with an unclean spirit. So, nung si Jesus ay nasa synagogue, merong dumalo doon sa synagogue na meron siyang unclean spirit. Okay? He was possessed by an evil spirit. Actually. So, and he began shouting. Sumigaw po itong lalaking ito. Ano po ang kanyang sinabi? And he cried out,
saying, verse 24, look, sumigaw yung lalaking ito with unclean spirit, ang sabi niya, what business do we have with you? Ano? What business do we have with each other? Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Now, dito po natin makikita, mga kapatid, that evil spirits are real. Totoo po na may masamang espiritu. At dito nga sa kwentong ito, itong lalaking ito, dumadalo pa sa sinagog. Nandun siya sa sinagog. Subalit nung si Jesus ay nagturo dun sa sinagog, nakilala nung evil spirit kung sino si Jesus. Sabi niya, what business do we have with each other, Jesus of Nazareth? So makikita natin dito, mga kapatid, even the evil spirit knows kung sino si Jesus. Okay? Una, yung evil spirit knew the humanity of Jesus. Kasi tinawag niya si Jesus na Jesus of Nazareth. So, yun yung kanyang humanity. No? Na si Jesus ay isang taga Nazareth. Okay? So, kilala ng evil spirit na si Jesus ay isang tao na taga Nazareth. Okay? So, even the evil spirit knew the humanity of Jesus. Pangalawa, mga kapatid, the evil spirit knew the mission of Jesus. Alam niya yung layunin o mission ng ating Panginoon. Can you imagine, even the Holy Spirit, alam nung evil spirit yung mission ng ating Panginoon. Sabi niya, have you come to destroy us? So, it speaks of the intentions and the missions of Jesus. Alam niya na kaya nagpunta ang ating Panginoong Jesucristo is to destroy the works of the enemy. Okay? Kaya nga ang tanong niya ay, sabi niya, have you come to destroy us? Okay? Because even the spirits knew na ang pagdating ng ating Panginoon ay isang banta sa kanilang paghahari dito sa salibutan ito dahil nagpunta ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo to destroy the works of the enemy. Okay? Meron pong talata sa 1 John chapter 3 verse 8 na binanggit doon na ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo is to destroy the works of the enemy, no? Yung po yung isa sa layunin ng ating Panginoon kung bakit siya naparito sa sanlibutan ito. Sabi rito, the Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Okay? So kaya po nanaog ang ating Panginoon Jesucristo sa sanlibutan ito sapagkat nais niya wasakin ang mga gawa ng Diablo. At dito makikita natin. Kaya nga sabi ng evil spirit, have you come to destroy us? Ngayon na ba yung panahon na you will going to destroy us? Ikatlo, mga kapatid, dito natin makikita that even the evil spirit knew the attribute of Jesus. Pag sinabing attribute, yung kanyang katangian. Sabi niya, I know who you are. Sabi nung devil, o sabi nung evil spirit. Buti pa yung evil spirit. Kilala niya kung sino si Jesus. Sabi niya, I know who you are. The Holy One. So yun yung attribute ng ating Panginoon, the Holy One. He's the Holy One of God. So dito, kinikilala nung evil spirit kung sino si Jesus. Yung kanyang attribute, yung kanyang katangian, that Jesus is the Holy One of God.
Dito rin natin makikita that even the evil spirit knew the divinity of Jesus. Hindi lang yung kanyang humanity. Even yung kanyang mission, even yung kanyang divinity and attribute, kilala nung evil spirit. Sabi niya, sabi nung devil o nung evil spirit, I know who you are. You are the Holy One of God. Okay? You are the Holy One of God. So, yun po'y isang titulo ng ating Panginoong Jesucristo na nagpapahayag na si Jesucristo ay hindi lang po ordinaryong tao. He is the Holy One, and not only the Holy One of God. So, makikita natin, kilala nung evil spirit kung sino ang ating Panginoon. At alam niya, yung pagdating ni Jesus ay isang malaking banta sa paghahari ng mga evil spirits sa sanlibutan ito. Kaya nga alam niyo mga kapatid, kung marirealize lang po natin na ang pagdating ni Jesus sa sanlibutan ito ay upang wasakin niya ang mga gawa ng Diablo. Marirealize natin mga kapatid na nagtagumpay ang ating Panginoon. Na kung saan ginapi niya ang kanyang kalaban, even ang kamatayan mga kapatid, ginapi ng ating Panginoon. Even Satan and even death and sin, ginapi po ng ating Panginoon. So, makikita natin kung sino si Jesus sa bagay nito. Now, sabi sa verse 25, Jesus cut him short. Sabi niya, be quiet! Come out of the man, he ordered. So, dito natin makikita, no, na si Jesus, he rebuked the evil spirit. Actually, sabi niya, be quiet, tumahimik ka. Inutusan niya yung evil spirit na manahimik. Okay. Come out of the man. Inutusan niya na lumabas siya dun sa katawan ng lalaking sinasapian niya. At yun po ay isang order, isang command, and not a request. Hindi sinabi ni Jesus, pwede ba? Umalis ka sa katawan ng taong yan? Hindi eh. He commanded. Inutusan niya. At saka kung mapapansin po natin, bakit pinigilan ni Jesus yung masamang espiritu? Eh mukhang maganda naman yung sinasabi ng evil spirit ah. Diba? Sabi niya, what business do we have to each other? Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Pero nirebuke siya ni Jesus. Sabi niya, be quiet and come out of him. Now, alam niyo kung bakit pinigilan ng ating Panginoon na magsalita yung evil spirit? Kahit tila baga maganda naman yung sinasabi ng evil spirit. Because the more he allowed to open his mouth, the more confusion he creates. Ayaw niyang mamislead yung mga tao. Kasi alam niya yung strategy ng kalaban. Kumisan parang very attractive, very enticing. Parang maganda naman yung kanyang sinasabi, pero hindi katotohanan, hindi sound teaching, hindi sound doctrine. Alam niyo, kahit po sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mag-iingat po tayo. Kahit po may nangangaral o nagtuturo, tiyakin po natin na yung pinangangaral niya, tinuturo niya ay talagang salita ng Diyos. Hindi salita lang ng tao. Tamang context. Oo. At saka tama yung konteksto. No? Ngayon, ano nangyari? Nung nirebuke ni Jesus yung evil spirit at inutusan niya, lumabas dun sa taong yun. Sabi sa verse 26, at that the evil spirit screamed, threw the man into a convulsion, and then came out of him.
Now, ganito po yung kwento, mga kapatid. Si Jesus pumunta sa sinagog. Sa sinagog, mayroon isang lalaki doon. He was possessed by an evil spirit. Nung nakita ng evil spirit si Jesus, kinonfront ng evil spirit si Jesus, sabi niya, anong business mo sa pagpunta mo rito? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God. Pero, nirebuke nga siya ng Panginoon, pinatahimik siya ng Panginoong Jesus, at lumayas po yung masamang espiritu doon sa lalaking yon. Pero bago siya lumisan, nagkaroon pa ng convulsion, nag-convulsion pa yung lalaking yon. Subalit, hindi po nagtagal, the evil spirit came out of him. Dito natin makikita, mga kapatid, yung katotohanan na sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 11. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. That even the evil spirit recognize kung sino talaga si Jesus. Na si Jesus, sabi nga, lahat ng labi ay magpapayag na si Jesucristo ang ating Panginoon sa ikaluluwalhati ng ating Ama na nasa langit. So, ito po'y isang katotohanan na dapat nating makita, mga kapatid, that Satan or even the demons and evil spirits are real. Huwag na ho tayong magbulahan kuminsan na kung saan nasa denial stage pa tayo na kung saan hindi totoo yan. Hindi totoo may Satanas, hindi totoo may demonyo, hindi totoo may evil spirits. Minsan may mga katuruan po na ganyan na parang hindi sila naniniwala sa mga spirit being na katulad ng Satan, ng demons, ng evil spirit. Pero makikita natin dito, even Jesus recognized the reality na merong evil. Merong Satan, may demons, may evil spirits. And these fallen angels are waging constant warfare against the cause of Christ. Kaya nga po, every time na meron pong gawain ang ating Panginoon, every time we are enforcing the kingdom of God, habang patuloy po nating isinusulong ang paghahari ng Diyos, isinusulong natin ang paghahari ng Diyos block by block, family by family, unti-unti, we are advancing the kingdom of God. We are pushing the darkness. And that's why, nakaka-encounter po tayo ng mga opposition. Saan mang gawain ang ating Panginoon, laging merong opposition. Kasi nga, yung evil spirit is working double time to hinder the works of God. Dito makikita natin, we should expect opposition to come from everywhere. Satan is as real as the reality of sin. Kung naniniwala ka sa kasalanan, maniwala ka kay Satanas. May Satanas dahil merong kasalanan. And demons are properly expelled only by the power of God based on the triumph of Jesus Christ. Lagi nating iisipin, mga kapatid, katulad dito, bakit pinigilan ni Jesus na magsalita yung evil spirit? Kasi nga, every time na yung evil spirit ay nagsasalita, akala mo, totoo o tama yung kanyang sinasabi, pero totoo nun, he will going to distort the truth of God's word. Kaya nga, mag-iingat po tayo. Kaya nga, nung ang ating Panginoon, inutusan niyang lumabas yung masamang espiritu doon sa buhay ng taong yun, nagulat yung mga tao. No? Dito natin makikita nga po sa verse 27 to 28. Amazement gripped the audience and they began to discuss what had happened. What sort of new teaching is this? They asked excitedly,
It has such authority, even evil spirits obey His orders. Sabi sa New American Standard Version, what is this, a new teaching with authority? He commands even the unclean spirits and they obey Him. Hallelujah. Diba? And immediately, the news about Him spread everywhere into the surrounding district of Galilee. So si Jesus, nung nagsimula siya ng tinatawag na earthly ministry niya, ang una niyang in-invade yung enemy's territory ay yung lugar sa Galilee, particularly sa Capernaum, kung saan may sinagog doon, nangaral siya sa sinagog, pero hindi lang siya nangaral, nagpalayas pa siya ng masamang espiritu. At nagulat yung mga tao dahil yung katuruan ni Jesus ay katuruan na may kapangyarihan dahil ultimo masamang espiritu ay sumusunod sa kanya. So, na-amaze yung mga tao. Pero dito natin makikita, mga kapatid, that Jesus coming, yung pagdating ni Jesus, He is bringing the kingdom of God here on earth and He is invading the enemy's territory. Now, anong application ito sa ating mga buhay, mga kapatid? Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tayo po, pinagpapatuloy lamang po natin yung gawain ng ating Panginoong Kristo. Na kung saan, tayo rin po sa panahon natin ngayon, binigyan tayo ng spiritual authority ng ating Panginoon. Napag-aralan natin yan. Na every time na tayo ay mananalangin, mag-devote nga tayo sa panalangin. At kapag tayo nag-devote sa panalangin, God will honor our prayers. At makikita natin, kapag tayo po'y nananalangin bilang mga mananampalataya, we are also invading the enemy's territory. We are regaining grounds from the enemy. At makikita natin, unti-unti, nagkakaroon ng mga transformation sa buhay ng mga tao. Na dati sila ay mga alipin ng kasalanan, alipin ni Satanas, pero nagiging alipin na sila o servant na sila ng ating Panginoong Hesukristo. Sana nakita rin po natin, mga kapatid, yung ating mga sarili, na tayo rin isa sa mga sinakop ng ating Panginoon. Yung paghahari ng Diyos dumating na sa buhay natin. Dati hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Ngayon, isa na tayo sa mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Dati hindi tayo nananampalataya, pero ngayon nananampalataya na tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Dati hindi pa tayo nagre-repent sa ating mga kasalanan. Ngayon nagre-repent na tayo sa ating mga kasalanan at nananampalataya na tayo sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Natutuhan na nating sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya nga po, dumating na yung paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ngayong tayo'y pinaghaharian na ng Diyos, kinakasangkapan naman niya tayo para ipalaganap pa natin yung Kanyang paghahari sa ibang tao, sa ibang lugar. Sinasakop natin yung o ini-invade natin yung enemy's territory as we do the ministry of our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, tayo po dito sa devotions na ito, huwag niyong maliitin itong ministering ito dahil marami pong naaabot na buhay, maraming naaabot na pamilya, maraming naaabot na tahanan, na kung saan natutuhan nating magbalik loob sa Diyos, natutuhan nating manampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, natutuhan nating sumunod
sa Panginoon Diyos sa ating mga buhay. And sinasakop tayo ng Panginoon. Pinaghaharian niya tayo. Dumating na yung paghari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, sa pamilya ng bawat isa sa atin. And we are gaining grounds. Block by block, family by family. Hanggang sa mapalaganap natin yung paghahari ng Diyos. So hindi po natin pinalalakas o pinalalaki yung ating church. Hindi po, yung kaharian ng Diyos ang ating ine-expand. Hindi yung kaharian ni Arnel, hindi. Yung kaharian ng Diyos ang ine-expand natin as we do the ministry. Kaya nga po mga kapatid, please join with us. Please bear with us. Patuloy tayong ma-equip, patuloy tayong ihanda ng Panginoon na kanyang gamitin niya tayo bilang mga sundalo ng Diyos. At tayo nga po itinatawag na the army of intercessors. Ngayong buong linggo nito, natutuhan natin na tayo'y kinakailangan manalangin as we pray. God will honor our prayers. And we can serve the Lord through prayer, even through prayer. As we invade the enemy's territory. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, sa gabing ito, patuloy kaming nagpapasalamat sa inyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Na kaya mo pala kami tinawag, iniligtas upang kami ay iyong sakupin at gamitin to advance your kingdom here on earth. Ipagpapatuloy namin yung ministeryo ng aming Panginoong Jesucristo. At naniniwala kami, O Lord, yung authority na taglay ng aming Panginoong Jesucristo, yun din yung authority na taglay ng bawat isa sa amin. Dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa inyong Espiritu Santo. Kaya nga, Lord, I pray, continue to empower your people. Salamat po dahil ni-rescue mo kami. Inilipat mo kami mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat mo kami sa kaharian ng inyong bugtong nanak. Naranasan namin yung redemption mo. Naranasan namin yung forgiveness of our sins. Yung po ang sinasabi mo sa Colossians 1:13. And thank you, O God, dahil ngayon, hindi lang kami inilipat mo sa iyong kaharian, kundi ginagamit mo pa kami to advance your kingdom. God, I pray, continue to empower your people. Makita namin yung plano mo, yung layunin mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Na kahit kami mga ordinaryong tao lamang, maaari mo kaming gamitin sa iyong kaharian. Salamat po sa mga taong kasama namin sa gabing ito. Continue to bless them, Lord, ngayong weekend na ito. Tulungan mo po ang bawat isa, na ang bawat isa ay maging kapaki-pakinabang. Magamit mo to advance your kingdom in their own respective families, in their own respective places. God, pour out your spirit, O God. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan. Ibuhos mo ang iyong kapamahalaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa gabing ito, Lord, nagpapasalamat kami sa inyo. Dahil isa kami sa mga sinakop mo, sa mga pinaghariyan, at ginagamit mo to advance your kingdom. We give you praise. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Napaka-bless po talaga natin na makasama tayo sa kaharian ng Panginoon at mapabilang tayo sa kaharian ng Panginoon. Kaya patuloy po tayong maging
ambassador ng Panginoon dito sa lupa upang patuloy nating ipalaganap ang kaharian ng Diyos dito. It is not all about us. It is not all about the church where we belong. But it is all about God. It is all about His kingdom. Amen. Maraming salamat po sa buong linggo na pagsama nyo sa amin, sa ating devo, at salamat sa mga nag-iimbita, salamat sa mga nag-share. Dahil sa pag-share nyo po, hindi lang nyo alam, hindi nyo kayang tawaran kung sino yung maaabot. Maraming mga nagpapatotoo na kaya lang sila naka-join dito dahil may nag-share sa kanila. Kaya huwag po tayong mahiya na i-share yung ating link para may maabot pa po tayo para sa ikakapalaganap ng kaharian ng Panginoon. Can you imagine kung halimbawa tayo ay 40? 40 plus ngayong gabi, kung tayo pong lahat, bawat isa sa atin mag-share ng link, ilan yung maaabot natin, mga kapatid? Kaya continue to share. Continue to spread the gospel para ma-spread po natin yung kingdom ng Panginoon. Thank you so much, Emma, at ang kanyang mga kapatid na kasama niya ngayon dito sa Baguio City. Welcome po kayo dito sa Baguio. Jude Del Rosario, hello, congratulations. Ang balita ko, mayroon na kayong bagong keyboard. Glory to God, kami nakikigalak sa inyo at sa inyong first face-to-face celebration. Sa July. Congratulations sa July 3. Thank you for joining us, Stella. Hello, thank you. Brother Aldwin, Brother Jeff, and Faith, and Roman. Janice, kasama si Retret, at saka si Rotrot. Faith, and Roman, and Jeff. Amel Capuyan, Rochelle Mendoza Ocampo, Sister Glenda Martin, Sister Suzette Empainado, Kapbet de Rosario, kasama si Kabolong. Jesus Aculanay, hello, at saka si kila Mami Josepa, Tata Edmundo, at sa buong pamilya. Sister Ellen, oh. Sister Ellen, parang may sasabihin ka kanina, hindi niyo po na naituloy yung chat niyo. Ate Flora Rebukyo, kasama sila Kuya Andy, sila Zay, at saka si Shasha, Wilma Taming, Wilma Lynn, Siren, April, at ang kanyang hipag na si Genevieve. Patawarin niyo ako. At saka si Lola, Miko Cuervo, Aya, and Kim. MJ kasama si Agot Buena Fest. Hope to see you on Sunday. Glad Alcantara kasama, Galano kasama si William at si Gwen. Si Nanay Esther at si Tatay Cesar. Kuya Bobby Gonzalez at Ate Percy. Emma Aguila kasama si Pastor Elmer. Rachel Buligon, Mamueng Ferrer, Jubes Lopez, Derek Talyara, mag-ingat ka dyan, Derek. Arlene Uson, Kuya Ray Gonzalez, Mami Lenny Riliera, Sister Nerissa Duca, and Brother June. Edna, kasama si Nanay Lolita, and Tatay Ador. Ella Conde, welcome Ella Conde, Nanay Shoning Poseido, and Lisa. Jenny Aroni, Jen Tiglao, Josepa Culanay, Kuya Rolly Puson, kasama si Michelle, Aisa Lumibaw, Sharon Alcantara, and Pastor Gilbert, Marivic Mascaraña, hello, enjoy your stay in California, if I'm not mistaken. Mami Esther and Kuya Cesar. Hello po, at Araceli Darisan, hello. Uy, God bless you, Araceli. London. Regards kay Lalen. Yes, at sa buong pamilya, sa mga doktor mong mga anak. Nanay Violeta Bertuccio sa Batangas. Aleli Guarin sa Pagsanghan. At ang kanyang buong pamilya. Yes, hello po. Hello po sa inyo dyan. Tatang Dori Del Rosario. Cherilyn La Peña. Hello. Uy, po. Lagi siya nagpapadala ng star sa atin. Ha? Thank you for your Cherilyn support. Cherilyn La Peña. God thank bless you. Po. Saan ka man naroon? Brother Darwin Centeno. Maylin. Cecilia Madroño. Meron pa ba? Tito Ben and Tita Judy. Myla Tubera.
Meron pa Ma'am po. Ma'am Paz Daulayan. Nakita ko rin si Ma'am Paz Daulayan. Hello po. Rona Tiglaw. Hello. Rona, pinadala na. Antayin mo na yan. Pa LBC na kami, si Carl. At hope to see you tomorrow, 2 o'clock sa ating ladies. Sister Maribik Maria Senor. Hello po, Ate Evelyn. At Kuya Obet. Ate Tess. Sister Glenda Martin, Annalyn Flores, Rochelle Mendoza Ocampo, Junes Tenor, ganda ng boses ko, May Ann Almuente Lanusa, Glenda Martin, saan ko na? Yeah. Okay. Arlene Uson, hindi ko pa nabanggit. Ito Ben? Annalyn Flores, okay na. Okay na. Amen. Kapuyan, ilang tulog na lang. Oo nga, bilis. Ilang tulog na lang. Ma'am Abet and Kuya Jojo. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat po. Bukas po, abangan natin ang Magbalyena Family. Don't forget to share, like, follow. And subscribe. Yung mga taga-Sano Agustin. Bukas, meron tayong training. Yes, leadership training po with San Agustin House Church. And Hagunoy, Bulacan. God bless. Good evening.